Kaibigan, isang mapagpalang oras ng pag-aaral. Napakabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin sapagkat binigyan tayo ng panahon para pag-aralan muli ang kanyang ginintuang mga salita. Laging nagbibigay ito ng panibagong pag-asa sa bawat isa sa atin na patuloy tayong sumasampalatayang matibay sa ating Panginoong Diyos. Patuloy na tayo'y lumalakas, lumalalim ang ating paglilingkod, naging masaya ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos habang naghihintay sa kanyang malapit na pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin mula sa ibang bansa, sa Glendale, California, sa Lumalinda, sa San Diego, sa Sydney. Nakarating pala ito sa Germany, sa Abu Dhabi, sa Saudi Arabia, sa Singapore, sa Seattle, sa Saipan. Ganon din dito sa Pilipinas, sa General Santos, sa Karanglan, sa Gimba, sa may Faith Adventist Academy, sa Taytay na aking pinanggalingan kamakailan lang. Nagkaroon sila ng 19th anniversary sa kanilang eskwelahan. Sa may Nara, Palawan, doon sa ginanap na certification ng mga Sabbath School teachers sa lugar na iyon. At ganon din sa may Aritao, sa may Dasol, at sa lahat sa buong mundo na aking mga hindi pa nabanggit, kaibigan, pagpapalain kanawa ng Panginoong Diyos. Ikaw ay susunod naming babanggitin sa pangalan ng Panginoong Diyos para pagpatuloy namin malaman kung saan ka naroroon. Kung patuloy kang naglalagay ng mga comments, mga susog at mga sinasabi at patungkol dyan para malaman namin kung saan ikaw nakakarating at nakakarating ang programang ito, kaibigan. Patuloy nating makakasama ang ating mga kaibigan dito sa studio. Manggagawa sa North Philippine Union Conference, walang iba. Ang unang-unang batiin natin ay si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating director ng Publishing Ministry dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abe? Pinakamabuti, Pastor Ray. At nakakatuwa na muli tayong magkakasama ni Pastor Dave na pag-aralan at talakayan ng ating lesson ngayong huling araw na ng ating lesson sa Book of Efeso. At ninanais namin kayo, mga kaibigan ko, na makasama sa nalalapit na global distribution ng ating Missionary Book of the Year. Ito pong The Great Controversy. Ang slogan natin ay Read Before You Give. At alam nyo, napakaganda ang nilalaman ng aklat na ito sapagkat tayo ay nababad sa mga negative na mga pabalita ng sanlibutan. Ngunit sa magitan po ng aklat na ito, magiging positibo ang inyong buhay, lalo na na may kinalaman sa inyong kaligtasan at pananampalataya. Ngayon po ay bagong-bago na pong naimprinta ng Philippine Publishing House itong Health and Home magazine natin. Ito yung flagship ng Philippine Publishing House. At alam natin na ang aklat na ito ay very informative, educational, and at the same time, dinidiscuss dito yung child training, home nursing, at yung mga advanced information about science and health. Mag-subscribe ka na, kaibigan o kapatid ko, upang ikaw ay magkaroon ng kaalamang pangkalusugan. Maraming salamat. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay walang iba kundi si Pastor Dave Murado. Siya po ang ating direktor dito sa NPUC ng Adventist Youth Ministries. Kumusta kayo, Pastor Dave? Mabuti naman, Pastor Ray, Pastor Abe, at tayo natutuwa na sa mga oras na ito ay tayo ay nasa huling paksa ng trimestring ito at napakabuti ng Panginoon sapagkat nasubaybayan natin ang mga tema na pinag-aralan natin. I hope na ito ay na-bless ang bawat isa at patuloy tayong mabibless na sa pagtatapos ng trimestring ito, nakinabang ang lahat, lumago, tumibay at naunawaan natin ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral para tayo lumago. Kaya patuloy nating iyayaan ang lahat. Lalo na mga kabataan, tayo tumutok sa pag-aaral na ito sapagkat ito'y magpapalago, magpapatibay at magpapaunawa ng ating kalalagayan bilang mga Kristiyanong mananampalataya. Maraming salamat, kaibigan. Tayo po ay manalangin. Hingin natin si Pastor Dave. Tayo po ay manalangin.
Dakila at mapagmahal naming Diyos, muli kami nagpapasalamat sa oras na ito na aming gugugulin upang pag-aralan ang iyong salita. Nais naming ihabilin ang lahat sa iyong pangunguna sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang maunawaan namin ang iyong mga salita at ito ang mag-akay sa amin sa maliwanag na pagkaunawa at ito rin ang magpatibay sa aming pananampalataya at patuloy naming maibahagi sa maraming mga tao uhaw sa katotohanan. Salamat po ng marami na inyo kaming sasamahan sa pagtalakay sa iyong banal na kasulatan. Ito po ang aming dalangin. Salamat po sa pagdinig sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pamagat ng ating panglabing apat at ito'y huli na paksa natin ngayong trimestre, ayon sa sinabi ni Pastor, ay may pamagat na mga taga-Epeso sa puso. At ito'y matatagpuan ang talatang sauluhin sa Epeso 2:8 hanggang 10. Sabi rito, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo ay kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang ating lakaran. Napakaganda ang ating leksyon, Pastor Abe, Pastor Dave, na ang tinutukoy ay sinasummarize na natin ang buong quarter, itong lesson na ito. Bumabalik tayo ng una hanggang sa kahuli-hulihan ngayon sa ang ating libro na aklat na sinulat ni San Pablo na mga taga-Epeso. Kaya ito'y tumutukoy sa bawat isa sa atin bilang isang mananampalataya. Hindi lang sa kanila na noong mga nabuhay nung mga taga-Epeso. Dahil iyan ay nananampalataya sila kay Kristo, tumanggap sila ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu at nagkaisa. Ngayon naman ay para sa atin ito, sa ating kapanahonan. Ngayon ay ang ating leksyon na papag-aralan at buuin natin ito sa isang tatlong punto ulit. Na ang una dito ay tatlong G at saka R. God's redemption, yung una. God's reunification, yung pangalawa. Ang pangatlo ay God's relationship. Napakaganda ito. At ang una ay God's redemption. Ipapaliwanag ito sa atin ni Pastor Abe. Yung God's reunification ay si Pastor Dave naman. Kaya take it away, Pastor Abe. Ibig sabihin itong God's redemption. Yeah. Napakahalaga na matutunan natin na ang kabuuan ng aklat na ng Epeso ay tinuturuan niya tayo na mabago ang ating mga buhay sa pag-aaral ng aklat ng Epeso. At dito malalaman natin in summary yung master key kung paano natin mabubuksan ang kabuuang pag-aaral ng sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Epeso. Ngayon tatalakayin natin, Pastor Ray, ano ba itong God's redemption? Kung titignan natin ay pakibasa mo sa Epeso, Kabanata 1, Setas na 4, 9 at saka 10. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya, bago tinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. 9, sabi rito, na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin ng kanyang itinakda kay Kristo. At 10, bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Okay, tayo ay pinili, hinirang tayo ng Panginoon. Bago pa lamang itatag ang sanlibutan ay pinili tayo ng ating Panginoong Diyos sangayon sa nabasa mo sa verse 4, Pastor Ray, na tayo ay maging mga banal, walang dungis sa harapan niya na umibig sa atin. So yun ang napakagandang malalaman natin mga kaibigan na ang pagtutubos ng Panginoon ay naitatag na ito buhat pa
nung malalang ang sanlibutan. At ang isa pang napakaganda na binasa mo kanina, Pastor Ray, na ipinakilala niya sa atin ang isang hiwaga. Mm-hmm. Ang hiwaga mm-hmm. ng kaligtasan. Ano? Mm-hmm. Na kung sakalit magkasala si Eva at Adan noong unang panahon, ay meron ng panukala ng kaligtasan. Then at the same time, nabasa mo kanina, Pastor Ray, na tayo ay pinagkatiwalaan ng kaganapan ng mga panahon. Mm-hmm. So, ang ating Panginoon ay nagtakda kung paano niya gawin ang mga bagay na ito, lalo na rin yung pagbabalik ng ating Panginoon. Yung panahon ng pagtubos sa atin, yung panahon ng pagbabalik ni Kristo ay naitala na sa banal na kasulatan. Mm-hmm. Di lang natin alam yung eksaktong oras at panahon kung kailan babalik ang ating Panginoon. So ito ay nakita natin na dahil sa pagkabuhay ni Kristo, ang pagkabuhay ni Kristo, ito rin yung ating pagkabuhay. Kaya sabi itong ating lesson ngayon ay, He made us alive with mm-hmm. Christ. Oo. Because Christ's resurrection is our own. Okay? Buhay na buhay tayo ngayon dahil kay Kristo. At nagkakaroon tayo ng pag-asa. Pero kapag wala ang pag-asang ibinigay ng Panginoon sa atin, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, walang kabuluhan ang ating pangangaral, pananampalataya, pagtatayo ng simbahan, wala lahat yan. Mm. Pero dahil si Kristo ay ginawa niya tayong buhay sa pamamagitan niya. Mm. Ang pangalawang punto dito, Pastor Ray, ay he raised up us with Christ, and that is Christ's ascension is our own. So, yung kanyang pagpunta doon sa langit, yan ay pag-asa para sa bawat isa sa atin kasi makakapunta din tayo doon sa langit na bayan. Ang isa pang punto ay pagdating doon sa langit, He seated us with Christ, and that is Christ's coronation is our own also. Mm-hmm. So, lahat yan magkakatugma. Ginawa niya tayong buhay, tayo ay kanyang ibinangon mula sa kamatayan. Pagkatapos niyan, tayo ay pauupuin ng ating Panginoon. So yung tatlong seremonya na mangyayari sa atin dahil sa pagtutubos ng Panginoon, yung resurrection, ascension, and coronation ni Kristo ay pagmamayari din natin. Kung ano ang meron ang Panginoon, yun din ang meron sa atin, mga minamahal. So pakibasa mo, Pastor Ray, sa Epeso chapter 2, verses 4 to 7. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. 7. Upang kayo'y maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ganda itong terminology ng Bible, ano? Tayo ay ibinangon, pinaupong kasama ng ating Panginoong Jesus. Ito ay ebidensya, Pastor Ray, ng napakabuting kalooban ng Diyos sa atin na ang aklat ng Epeso sa kabuuan ng Kabanata 2 kasi sinasummarize na natin from Epeso chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang aklat ng Epeso chapter 2 ay nagtuturo sa atin na tayo ay makiisa kay Kristo. Okay? At ang Epeso chapter 2 verses 11 to 22 nagtuturo sa atin na tayo ay nabubuhay na hindi lamang nakikiisa kay Kristo, kundi nakikiisa din tayo sa bawat isa. So nagpapakita yon ng isang napakagandang ugnayan, mga kapatid, kung tayo ay malapit sa Panginoon, ay tayo din ay malapit sa isa't isa. Malapit ako kay Pastor Dave, malapit din ako sa iyo, Pastor Ray. Kasi meron akong pakikipagkaisa sa ating Panginoon. Then sa pamamagitan ng cross ng Kalbaryo, pinawi na ng Panginoon yung tinatawag na pagkakahati-hati ng mga hintil na mga mananampalataya at mga Hudyo. At isinama na rin niya yung hindi tamang paggamit ng kautosan ng Panginoon, yun ay pinawi na niya doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga po ang turo natin ngayon ay turo ng pagpapakilala kay Kristo. At pagkatapos makilala nila si Kristo, tanggapin si Kristo, lahat ng turo ng ating Panginoon ay kaya nilang tanggapin sapagkat una nilang tinanggap
ang ating Panginoon. Ito yung nakita natin na napakagandang bunga ng pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, Pastor Ray. Na ang promise ni Paul, tayo ay mabubuhay na kasama ni Kristo, tayo ay ipapaupo doon sa trono ng Diyos na kasama ni Kristo, at hindi lang yon, nung sa pagparito ng ating Panginoon, ibabangon tayo ng ating Panginoon. Doon sa langit, ano, kasama tayo sa coronation ni Kristo. I-celebrate natin ang kabutihan na ginawa ni Kristo sa ating buhay. Maraming salamat, Pastor Abe. Napakaliwanag ano, na ang Panginoon Diyos ay ang kanyang pagliligtas ay tinubos tayo. Mm-mm. Hindi niya tayo mailigtas pag hindi tayo tubusin. Yeah. At ang mga sinabi mo dito ay, gustong-gusto ko eh, nung tinubos ka, pinili ka, pinatawad ka, kasi nagkasala ka, binangon ka, binuhay ka, pinaupo ka. Amen. Aba, kasama ka ng ating Panginoong Yesus pagdating niya sa langit na bayan. Kaya kaibigan, isang hamon ito na ang ating buhay, ang ating lahat-lahat ay binili tayo ng Panginoong Diyos. Pinili tayo. Iniligtas tayo sa ating mga kasalanan. At tinubos tayo sa kanyang mga napakamahal na kanyang buhay, ng kanyang dugo. Kaya ito'y isang hamon na pagpatuloy ka na gumawa ng mga mabubuti sapagkat pinili ka ng Diyos na sinabi dito, gumawa ng mabuti, matuwid at banal sa kanyang harapan. Napakaganda. At ang pangalawa dito na tinutukoy dito na patuloy tayo na mayroong umaalab na puso sa kanyang pagliligtas, hindi lang yung pagtubos, kundi dito ay yung pangalawa, Pastor Dave, ay nipapaliwanag mo ay God's reunification, yung pinagkakaisa. Oh, pinagkaisa tayo ng ating Panginoong Diyos. Pastor Dave, okay, paliwanag ito. Okay, ang ating pong leksyon ay may temang huli ay ang puso sa Epeso, ano? Pag sinabing puso, ibig sabing importante siya. Ano? Sa sulat ni Pablo, mahalaga siya. Napakahalaga, importante. At dito tinalakay kanina ni Pastor Abe kung paano tayo tinubos ng Panginoon, kung gaano tayo kamahal. Since the beginning and the foundation of ano, pinili na talaga at binigyan tayo ng special na pagtrato ng ating Panginoon. At hindi natin maiali sa kasaysayan ng Epeso, merong panahon na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, pagkakahiwa-hiwalay, di ba? Pero dahil sa ginawang pagtubos ng ating Panginoon, ay pinagkaisa niya. Kasi dito yung reunification. Dati hindi united, hindi nagkakaisa. Pero dahil sa pagtubos na ginawa ng Panginoon, ay sinabi rito yung misteryo ng pagkakaisa sa pamagitan ng mga hintil at kapwa mananampalataya ay kanyang tinalakay diyan sa Kapitulo 3. Ano? Kung paano niya ipinahayag. Pakibasa mo nga, Pastor Ray, yung talatang 3 hanggang 7 ng Kapitulo 3 ng Epeso. Ano yung sinasabi ritong the mystery revealed? Ano? Ipinahayag ang misteryo. Nasa pamagitan ng pahayag ay ipinaalam sa akin ang hiwaga gaya ng nauna kong isinulat sa iilang mga salita. 4. Sa inyong pagbasa ay maunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. 5. Sa naunang mga salinlahi ay hindi ito ipinaalam sa mga anak ng mga tao na gaya ngayon ay na ipinahayag na sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa pamamagitan ng Espiritu na ang mga hintil ay mga kapwa tagapagmana at mga bahagi ng iisang katawan at mga kabahagi ng pangako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. 7. And the last, tungkol sa Ebanghelyong ito, ako'y naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Okay, maraming salamat. Ano? Ang Kapitulo 3 ay pagpapahayag ng hiwaga na ginawa ng Diyos sa mga niligtas ng ating Panginoon.
Kaya dito ipinaliwanag ni Apostle Pablo sa mga taga-Epeso na yung hiwagang yun ay kanyang naging karanasan. Kasi si Pablo, alam natin, dati siyang mangungusig. Pero siya'y niligtas ng Panginoon. Ang mga hintil na itinuturing ay hindi dating sinasabing walang kaligtasan sa batas ni Moses. Na inalis na rin yun ng Panginoon at yung kautosang yun, mga seremonyal, di ba? Tinalakay natin yung nakaraang pag-aaral natin. At ngayon ay pinagkaisa ng Panginoon. Yun yung hiwaga. Papaanong yung mga hintil at kapwa mananampalataya ngayon ay nagkaroon ng kaligtasan. Pagkakaisa na. Pagkakaisa. Sa pamamagitan ng ano raw? Sa pamamagitan ng biyaya at ebanghelyo ni Kristo. So, pag sinabing reunification, dati magkakahiwalay. Hindi nagkakasundo. Reunited. Reunite na. Pero mahirap pagkasunduin ang matagal nang hindi nagkakaunawaan. Gaya ng hintil, di ba? Yeah. Malaki ang ano nila, paghiwalay, pati pagka paniniwala, pag ano ah, kanilang karanasan. Ano, ang mga hintil, galit sila sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman, nagmamataas sila na walang kaligtasan ng hintil. Pero sa dumating si Kristo at si Pablo ang naging kasangkapan para ipaunawa sa kanila yung misteryo ipinahayag sa kanila. Nasabi nga ni Pablo, di ba, sabi rin sa talata, nung una hindi nihayag sa lahat, kundi ngayon inihayag ng ating Panginoon. Kaya maganda yung pagkakanoon. Sabi rito, ang mga hintil at kapwa mananampalataya ay iisa ng katawan kay Kristo. So lahat ay pantay-pantay, walang magmamataas. Yan ang puso ng mensahe sa Epeso. Ano? Yun yung kasi yun yung ating idinidiin dito eh. Ang sabi pa rito, ang iglesia ngayon ay composed of different kinds of people, different culture. Ano yung sinasabi ron sa talatang 8 hanggang 10? Para maunawaan natin ng maigi kung ano yung purpose ng misteryo na sinasabi ni Pablo. Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay binigay sa akin upang ipangaral sa mga hentil ang mga di masukat na mga kayamanan ni Kristo at maliwanagan ang lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala ng sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Huli, 10. Upang sa pamagitan ng iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan at iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Okay, yan. Sinabi na ngayon ni Pablo yung layunin ng misteryo na yun. Ano? Yung hiwagang yun na sinasabi rito ay sinasabing pinagkaisa. Maging si Pablo, sinabi niya na ako ang pinakahamak, ano? Pinakamababa. Kasi dati siya ay galit din siya sa mga Kristiyano, di ba? Inuusig niya. Pero na dahil sa kapangyarihan ng pagtubos ni Kristo, naunawaan niya ng mas malalim. Ngayon, sinasabi rito, sa pamamagitan ng biyaya, idiniin niya. Ipinangaral niya sa mga hintil ang kayamanan na hindi, ang sabi ron, ang word na ginamit sa English, unsearchable. Ano? Parang hindi maarok. Malalim, di ba? Unsearchable riches among the Gentiles. Ano? Yung riches of Christ, yung kayamanan ni Kristo, yun yung biyaya kung paano niya pinagkaisa. Kasi kung sa kapangyarihan ni Pablo, hindi niya pwedeng pagkaisahin ang mga hintil at ang mga Hudyo. Pero dito pinaunawa niya si Kristo ang nagkaisa. Kung siya lang ang dahilan. Kung siya lang ang mga bigin dahilan. Kasi galit sa kanya mga Kristiyano. Inusig niya yung mga yun. Paano basta maniniwala. Kaya ang daladala ni Pablo sa mga taga-Epeso sa iglesia ay si Kristo pa rin. Kaya yun ang sabi rito, the church, ang iglesia ay diba't parang sinasabi niya sa panahon natin, iba-iba ang background natin pinanggalingan. Hindi tayo dapat magtalo, kundi magkaisa tayo. Kasi ang iyong kaligtasan at ang aking kaligtasan ay misteryo ng kapangyarihan ni Kristo. Amen. Di ba dati mangungusig ka, di ba si Pablo? Pinatay niya ang mga nananampalataya pero dahil sa misteryo ng biyaya ni Kristo na hikayat siya. Ngayon sa iglesia,
composed of different peoples na nahikayat, di ba? O pinagkaisa. Ano pa ang sinasabi ron? Ano ang dapat makita sa iglesia na ito na bunga ng misteryo sa Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 3 at saka 32? Ano sinasabi ron? Uno, kaya't ako ang bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Tres, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. 32, sabi dito, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. No. Yan. Yan ang payo ni Pablo sa iglesia na magmahalan sa bawat isa. Mm-hmm. Care for its other. At ang sabi rito, lumakad kayo ng iisa. Huwag na ninyong yan ay hintil, ay kuy Hudyo, hindi na ganoon, ano? Kahit naman tayo sa iglesia natin ngayon, ano? Huwag mong sasabihin na ako'y born Adventist o ako ay ipinamanak. At ikaw naman ay ang iyong buhay, di ba? No? Hindi na, ay mangingisda ka lang o ano man ang kalagayan. Huwag nating tratuhin. Ito, payo ito sa iglesia. Ano? Tandaan natin, ito ay sulat. At tayo'y nagkakaisa dahil kay Kristo. Si Pablo, pwede niyang ipagmalaki na siya ay talagang mas marunong sa mga nahikayat na mga hintil at mga Hudyo. Pero amen, hindi niya yung ginamit. Dahil merong dahilan sa misteryo ng pagkakaisa ng hiwaga ng Panginoon. Yung huling bahagi nito, yung church unity, sinasabi rin sa talatang 4 hanggang 7 at saka 13 at 15 ng Kapitulo 4. Pakibasa nga, Pastor Ray. May isang katawan at isang espiritu kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at suma sa lahat, na nasa lahat. Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Sabi dito, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. 14, sabi dito, tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa magitan ng pandaraya ng mga tao, sa magitan ng kanilang mga katusuhan, sa paraang mapandaya. And last 15, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatwid ay si Kristo. Okay, ito yung talagang layunin ng sulat ni Pablo na magkaroon ng pagkakaisa. Yung unity, ang sabi rito. At sinasabi nga, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, above all, through all, and you all. Ano? Yan yung biyaya na isa. No? Sabi nga rito sa ating guide, sa ating the 7-1. O saan ka nakakita? Yung perfect number, di ba, Pastor Abe? Yung 7. Pero iisa yon, nagkakaisa. Sa iglesia yon. Sa, kaya sa ating pag-aaral, dito inaakay ang iglesia sa panahon ni Pablo at sa panahon natin, unified. Kasi mas malaki ang magagawa ng iglesia pagka nagkakaisa. Tama. Yung turingan sa loob ng iglesia. At ang sabi rito, ang pundasyon, di ba, yung talatang binasa mo ay yung pagmamahalan, ano? 13 at saka 15. Till we all come to the unity of the faith. Magkaisa tayo sa kaalaman kay Kristo at maging sakdal ang bawat isa at napupuspos ng kay Kristo. At ang sabi dito, magsalita tayo na mayroong katotohanan na may pag-ibig. Lumago sa lahat ng mga bagay sa ang ulo ay si Kristo. So, napakaganda ng payo ni Pablo. Ano?
At alam mo, ito'y magaganap lamang kung susundin natin yung sinasabi ni Pablo. Kaya may bahagi ang iglesia. Hindi natin laging iaasa sa Panginoon. Yes, ang gagawang banal na Espiritu, pero pag hindi sumuko ang miyembro ng iglesia na magkaisa, walang mangyayari. Hindi natin magagawa ang gampanin na magmisyon, ibahagi ang ebanghelyo. Kaya ito kasi ang layunin ni Pablo, lumakad na magkakaisa. Kaya napakaganda nito, Pastor Ray, Pastor Abby. Amen. Maraming salamat, Pastor Dave. Lalahanin natin, kaibigan, na ang tinutukoy ng pangalawa nito ay wala nang iba kundi pagkakaisa. At nagkakaisa tayo dahilan kay Kristo Jesus. Amen. Bawat isa sa atin na mananampalataya at nakikiisa sa doktrina, nakikiisa sa turo, nakikiisa sa lahat ng mga gawain, ikaw ay nakikiisa sa iglesia. Pero kahit anong estado ka ng buhay, ikaw ay mayaman, may pinag-aralan, wala, kung anuman, kung pumasok ka na sa iglesia ng ating Panginoon Diyos, nakikiisa ka na. Hindi na kanya-kanya. Ito yung mga para mga mayayaman. Ito yung mga para sa mga mahihirap. Ito yung mga walang pinag-aralan. Hindi na. Dapat yan, kung case sa care group, ay hindi nakikare group lang yung puro mayayaman. Halo-halo yan. Dapat halo-halo. Para magkaroon ng mas maayos pang pagkakaunawaan, mga kaibigan at kapatid. Kung ganun man ay delikado, baka pagdating natin sa langit ay grupo-grupo na naman, ay mahirap. Mahirap. Eh, pagpasok mo sa kapilya, pagdating ng bisita, upo siya kahit saan. Huwag mong paalisin kung nakaupo doon sa talagang... May nagsabing, favorite na upuan. Upuan ko yan, nalis ka dyan. May pangalan. Meron doon sa amin donated na... Donated by. Na mahirap. Kaya ito yung nagpapatunay, kaibigan, na ina-apply na natin na kung na kay Kristo tayo, nagkakaisa tayo. Panahon ng gawain, wag kayo na lang dahil may hindi. Pag panahon ng bayanihan, iisa yan. E nakikita mo, sabi ko, pag ang iglesia ng Panginoon Diyos, ang mga mananampalataya ay nakikita na nagkakaisa, mas malaki ang magagawa. Dahil wala nang ginagawa ng kaaway, kundi sirain tayo. Kaya bawat isa sa atin ay makipagkakaisa sa iglesia. Meron akong kwento na may isang kapatid ay nakagawa siya ng kahihiyan sa iglesia. Di umalis na. Ayaw niyang bumalik kasi mapapahiya. Pinahiya niya yung iglesia. Alam mo nung ipinarating sa kanya na sabi ng iglesia, sabi ng board, sabi ng mga kapatid, sabi ng mga nanumuno sa kanya. Sabi nila sa kanya, kapatid, ang pintuan ay bukas para sa iyo. Amen. Hindi ito sarado. Bukas para sa iyo. Kahit ganito ang nangyari sa iyo. Bukas. Kung nais mong babalik, makakabalik ka. Ganun din ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Dumating dito sa lupa at sinasabi niya na ang langit ay bukas. Dahil doon, lahat ng mga nanampalataya at gustong makipagkaisa kay Kristo, lahat naman tayo nagkakaisa na. Wala nang Hudyo, wala nang Hintil, pantay-pantay tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos, kaibigan. Ang panghuli na ating pag-aaralan dito ay God's relationship. Pagkatapos na malaman natin sa una na tayo'y tinubos, pangalawa, tayo ay nagkakaisa. Ang pangatlo, tayo manatiling may matibay na relasyon. Ano, Pastor? Yan ang ating kabuuan. Yeah. Pero kailangan ipaliwanag mo sa amin ang anong ibig sabihin ng God's relation. Yeah. Napakaganda ito, Pastor Ray. At saka, partially, natalakay yun ni Pastor Dave na ang misteryo ng Diyos o ang hiwagan ng Diyos ay ang mga hintil, ay tagapagmana rin ng ating Panginoon. Ang mga hintil ay katawan din ng ating Panginoon.
At ang mga Hintil ay bahagi sa pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Mm-hmm. So, lahat yan, saklaw. Hindi lang sa mga Hintil, ang mga Muslim, ang mga Chinese, ano, ang mga Amerikano, at iba't ibang lahi na mga tao, yan ay brothers and sisters natin sila. Sapagkat ang hiwaga ng kaligtasan ay dati-rati kasi ang kaligtasan lang ay naukol sa bayan ng Diyos, ang Israel. Pero ito yung misteryo ng kaligtasan ng Panginoon nung namatay si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay kanyang inalis na ang pagitan ng lahat ng uri ng tao sa buong sanlibutan. Ngayon itong God's relationship, Pastor, ay tinuturo ng Diyos sa atin ng iglesia ay dapat maging modelo ng kabaitan. Uh-huh. Nabasa mo na kanina sa verse 32. I-review mo nga, Pastor Ray. Uh-huh. Sa verse 32, na anong sinasabi ng talata? Oo. Ng chapter 4. Sabi dito, at maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Oh, yan ang talagang very crucial. Ang the greatest manifestation of love is loving your enemy. Enemy. Oh, yan ang greatest manifestation of love. And we are also enemies of God. And yet, by His grace, ay nandito tayo ngayon. Dahil tayo'y nagkasala, ngunit si Kristo, ang ating Diyos parati, ang umaabot sa atin. Ngayon, dahil tayo ay tinuturuan na mag-establish ng relational connection sa isa't isa, ay tayong mga anak ng Diyos, binibigyan ng babala ng Diyos na ang ating iglesia ay lumayo sa mga pita ng laman. Mm-hmm. Pakibasa mo, Pastor Ray, sa verses 3 to 7 ng Epeso chapter 5. Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na di nararapat kundi ang pagpapasalamat sapagkat inyong nalalaman na bawat mapakiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsubok. Kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila. Oh, ang church kasi ay berhen na tinubos ng dugo ng Diyos, naging berhen dahil sa pagkatubos. Ngayon ay napapansin ko, Pastor Ray, na ang mga kadalagahan natin ngayon ay kakaibang manamit na ngayon. Paminsan nauso yung leggings, di po ba? Kahit sa church ay nagli-leggings ang mga kababaihan na instead na mapabanal yung tumitingin ay nagkakasala. Then kapag nagpupulong-pulong naman ang mga church leaders natin, papansin natin kung ano-anong kwento. Kwentong makakuha lang ng pansin, kahit mahalay na, ay binabanggit pa rin yon. Pero sabi ng banal na kasulatan ay, nako, sabi niya dito, sinumang, sabi niya, mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo Jesus. Ano, mapanganib pala ito. Eh, paano yung mga toilets at marites na ginagamit ng mundo? Ito yung modernong lingwahe ng mga milenyo, ng mga millennial na kabataan. Ayon pala, hindi pala po pwede. Paano nga na ngayon yung cyberbullying? Oh. Ang church ay binigyan na ng babala na ang mga gumagawa nito, itong mga marites at mga toilets ay wala silang mamanahin sa kaharian ng langit. Maging sa mahalay na pananamit, mahalay na pananalita. Why? Kasi dito nagpapasimula, Pastor Ray, yung pakikiapid. Dito rin nagpapasimula yung maruruming pag-iisip. Kasi paano ka namang mag-isip ng kabanalan ay nandoon ka sa loob ng simbahan o kayo doon sa workplace mo. Makakita ka ng hindi kanais-nais. Ano? Na nais-nais na pananamit. Nag-i-invite ng environment ng isang mapanuksong
kalagayan ng isang lalaki at babae. So, yung moda ng sanlibutan. So, ito ay warning kasi nag-i-establish tayo ng isang magandang relasyon. Yung God's relationship. At ipinapayo ni Pablo, kung babasahin natin, Pastor, na ating gayahin ang pag-ibig ng Panginoon. Pakibasa mo nga muna sa verse 1 ng Efeso chapter 5. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal. O, ano bang likas ng Diyos, di ba? Ngayon, dinemonstrate niya nung nakaraan na ang familia, kung paano minamahal ng isang lalaki, ang isang babae, ay mas higit pa doon ang pagmamahal ni Kristo sa isang iglesia. So kung paano minamahal ng babae ang kanyang asawa, ay magre-reflect din ang pagmamahal nila sa kanilang mga anak. At ang mga anak ay matutong rumispeto sa mga magulang, at ang mga magulang naman ay huwag ibunsod sa parang pagbubuli sa mga anak. Mayroon tayong mga pambubuli sa mga anak natin kung minsan kanya-kanyang alyas yung mga anak natin, nagbibiroan kapag pagkatapos ng worship, sa pagkainan, parang nagbubulihan ba? Pero ayaw ng Diyos na mangyari yun kasi tayo ay nag-establish ng relationship. Then, hindi lang yon. Halimbawa, sa society, meron tayong alipin. Ang alipin ay magtapat na alipin at pauunla rin niya ang pagninegosyo ng kanyang amo. Para in return naman, uunlad din ang kanyang buhay. Tataas ang kanyang sweldo, tatanggap siya ng benepisyo, at meron siyang mga benefit na kasama ng kanyang pinagpaguran. Yung alipin na sinasabi mo, yung katulong ngayon. Yung katulong ngayon. Oh. Parang si Jose noon. Si Jose nga noon ay wala namang... Kasambahay. Si Jose ay wala namang sweldo nga. Ang alipin noong Old Testament ay wala kang karapatan. Pagmamayari ka ng amo mo, pwede kanyang parusahan, pwede kanyang patayin, pwede kanyang ibenta. Pero ang alipin ngayon kakaiba. Moderno pa nga ang cellphone eh. Alam mo, ang alipin doon sa Australia, napunta ako ng Australia, takay mo si yung taga amin, kung napunta ka doon sa amin, si ating litang habar, alam mo ang kanyang sasakyan ay Toyota Prado, ay mas maganda pa yung ang sweldo ng alipin kaysa yung nagtatrabaho sa opisina. Ang takay mo ang kanyang kita isang araw ay sa isang bahay lang $250. Kasi pinatrabaho niya ako. Ading, ikaw magtrabaho nito. Alam mo, wala pang dalawang oras, may $250 ka. Ay, sinubukan ko nga. Ay, kumikita siya ng $1,000 sa isang araw. Apat na bahay, katumbas ng $1,000. Kaya maganda doon. Pero ang bunsod nito ay, walang nagbabantay doon eh. Walang nagbabantay doon eh. Di alipin siya. Ang nagmo-monitor lang ay TV. Ay, ang linis naman. Pag iganyan mo, ang linis. Pero sabi niya, basta linisin mo na ito. Kahit walang tumitingin sa atin, ipakita natin na maayos tayong magtrabaho. Ibabacuum mo rin. Ang linis-linis nga yung carpet nila. Wala namang dumi. Pero ibabacuum mo one by one. Eh kasi may CCTV-ing tumitingin. Tayo din sa langit. Ay ganun din tayo pag nagtrabaho tayo. Wala man dyan ang Diyos sa atin. Pero may CCTV sa langit. Tapat pa rin. Magtapat tayong magtrabaho. So yun yung information na nakita natin dito, Pastor. Mahaba-mahaba masyado yan. Then, ang God's relationship ay na-establish dahil tayo ay sundalo ng Diyos. Nilarawan na yung katangian ng sundalo ng Diyos. Meron siyang kompletong pananggalang. Binihisan tayo ng bihis ng Diyos. Ng kagayakan ng ating Panginoon. Kaya nga, meron na tayong proteksyon. At sa pamamagitan nito, kung tayo ay sundalo ng Diyos, Pastor Ray, tagapagdala na tayo ng kapayapaan, hindi na tayo tagapagdala ng kaguluhan. So yun yung God's relationship. Napakaganda nito, Pastor Dave. Ano? Yes. Yung relasyon sa Diyos. Tinutukoy mo dito, Pastor Abe, yung versikulo 4, 5, 6. Ibig sabihin nito, ito yung kalahati ng unang kalahati. 1, 2, 3, kung maalala nyo, di ba? Yung 1, 2, 3, Pastor, kanina sinabi mo dito, yung 1, 2, 3 na tinatalakay natin dito sa reunification at saka redemption, sinasabi ni San Pablo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na ibinibigay sa atin na libre, walang bayad sa biyaya
naliligtas tayo, na mayaman ang Diyos ang kanyang pagpapatawad, Amen. Pagbabago at pagliligtas, na may kapangyarihan na magbago, na nagkakaisa tayo dahilan sa kanya. Pagdating dito sa God's relationship na, yan na yung aksyon. Yung aksyon na. Ano kalalakad? Kaya sinasabi mo kanina, yung paglakad na, na may pag-ibig, na may kabaitan, na may pagpapatawad. Mm-hmm. Ito na yung bunga ng kapangyarihan ng sinasabi mo na misteryo. Oo, yung hiwaga. Na hiwaga ng ebanghelyo. Na nagkakaisa na. Napakaganda itong leksyon natin. Ito yung una, first 1 to 3, ito yung biyaya ng kaligtasan na libre na binigay ng Panginoon na pinagkakaisa tayo. Dito sa 4 to 6 naman ipapakita mo na yung pamamaraan ng kapangyarihan ng kaligtasan. Bunga na. Ayan. Napaganda. Kaya napaganda ito na ang pakikipagrelasyon natin sa Diyos ay magiging tama lang kung maayos ang relasyon natin sa kapwa-tao. Amen. Oh. Kung nagpapatawad tayo sa kapwa-tao, eh kailangan tinanggap kasi natin ang kapatawaran galing sa Panginoong Diyos. Ano, Pastor Dave? Tama yun. Mm-hmm. Sabi rito sa itong kapitulo 5, nahatian yung unang tatlong bahagi ay lumakad sa pag-ibig, lumakad sa liwanag, lumakad na may karunungan. Mm-hmm. Yan yan. Yan yung relasyon, relationship natin sa Panginoon. Lalakad ka na sa pag-ibig. Mm-hmm. Dahil naramdaman mo na yung pag-ibig ng Panginoon. Mm-hmm. Lalakad ka na sa kaliwanagan ng katotohanan at lalakad ka na may karunungan. Yun yung bunga ng relationship ng isang taong nahikayat o ibig sabihin binago ang kanyang buhay sa biyaya ng ating Panginoon. Lumalakad ka na. Kaya sabi dito, hindi mo na yung foolish talking, yung coarse jesting, ang sabi nga rito ni Pastor kanina, yung mga pagsasalita ng mga bagay, yung mga kahalayan, nawawala na yan. Kasi, ano ka na, bago ka nang nilalangin, nilika ka na ng Panginoon. Kaya sa iglesia, hindi na dapat yan nakikita. Yeah, yeah. Yun ang challenge. Yun ang payo ni Pablo rito eh. Kasi ano, sabi nga ano, lalakad na tayo sa panibagong buhay. Tsaka kung hindi nagpapatawaran, ay matuto na magpatawaran. Ano? Oh, yun. At ang sabi rito, hindi na tayo sa kamangmangan, kundi sa karunungan na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya napakaganda nito. Yun yung magiging bunga, yung relationship natin sa Panginoon at relasyon natin sa ating kapwa ay nabago na. Malayo, kaibigan, ang pagkakaisa natin kung hindi tayo nagpapatawad. Yan. Mayroon pa rin galit sa isa't isa. Mayroon pa rin pagbibintangan ng isa. Mayroon pa lang yung revenge sa Tagalog. Paghihiganti. Paghihiganti. Nasaktan ka ngayon, mamaya. Bibilangan mo lang yan. Pero dapat nagpatawaran na. Naghahanap ko ng pagkakataon para makaisa din. Ay nako, wala yan sa isip ng Panginoon. Kaya napakaganda itong pangatlo na sabi ng leksyon natin ay mga taga-Epeso sa puso, hindi sa isip. Tama. Kung sa isip, abay, mental assent lang yan. Nasa isip lang yan. Pero sinasabi dito sa puso, ibig sabihin, lumakad tayo na may pag-ibig. Amen. Kung may pag-ibig, merong saya. Walang umiibig na hindi masaya. Huwag ka nang umiibig kung hindi ka masaya. Lahat na umiibig ay may saya. Kaya sinasabi dito na tayo'y lumakad na may sa puso. Merong saya. Emosyon. Nakakaramdam tayo. Nagpapatawad tayo. Nakikisa tayo. Sa salita, sa lahat ng mga bagay, napakaganda. Yung maayos na relasyon sa pamilya, sa asawa, sa asawang lalaki, babae, sa anak, sa yung alipin. Sa alipin. Yung katulong. Kasambahay. O, lahat ng mga yan. Yung sa kaklase mo, sa kapananampalataya mo, lahat yan, kaibigan. Kapitbahay mo, lahat yan, kaibigan. Magpapakita tayo ng tamang pag-uugali ng ating Panginoong Yesus dahil sapat na yung kanyang pag-ibig. Tularan natin siya. Hindi natin alam kung paano umibig. Pero tinuruan tayo ng Panginoong Diyos para umibig. Amen. Para patuloy tayong tapat sa kanya. Ang maganda yung sinabi mo pa kanina na naglilinis ka kahit walang tumitingin sa iyo, yun ang integrity. Integrity. Oh. Yun na rin yung honesty. Honesty and integrity. Oo. Yun na rin yung service. Service. Oh.
yun right. Na rin yung saya mo. Mm-hmm. Hindi dahil meron kang $250 na tatanggapin, dahil may nakakakita sa iyo, ginagawa mo yun dahil masaya kang gumagawa. Uh-huh. Hintuan mo nang gumawa pag hindi ka masaya. Nakaka-stress yun sa buhay. Kaya lahat ng mga iniatang sa atin ng Panginoon Diyos sa iglesia, ikaw leader man ng care group, leader ng iglesia, leader ng AY, leader ng kabataan, leader ng outreach, kung saan ka man, leader ng Sabbath school, kung saan ka man, tanggapin mo ang responsibilidad na ito dahil isang kasiyahan na ibinigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Mas malaki pa nga ang saya mo dahil volunteer na ginagawa mo yan. Pero yung nagsusweldo ay dalawa ang pakay niyan. Mm-hmm. Maaring masaya siya yeah. dahil hindi niya iniisip yung sweldo niya. Yeah. Pero hindi siya masaya kung iniisip niya ang sweldo niya. Salamat sa Panginoon Diyos, kaibigan, kapatid, na tayo ay naglilingkod na may puso ang kabuuan ng ating leksyon. Kagaya ng puso ng ating Panginoong Yesus na umiibig sa bawat isa sa atin. Okay, ang huling takeaway natin kung ano pa, patuloy na tayo. Yung God's relation, Pastor Ray, ay nagpapaalala sa atin na unang-una, nag-establish tayo ng magandang ugnayan sa Diyos o relasyon sa Diyos. At yung magandang relasyon sa Diyos, nagpapakita rin ng magandang relasyon sa mga kaanib ng iglesia. At yung magandang relasyon sa kaanib ng iglesia ay nakikipag-ugnayan ng magandang relasyon sa labas ng iglesia, sa iba. Amen. So yun yung God's relationship. At dahil tayo ay minahal, pinatawad ng ating Panginoon, magmahal din tayo at magpatawad sa mga nagkulang sa atin. And that's God's relationship. Mahirap yung, Pastor Deb, ano? Mahirap. Yung isang taong mahirap magpatawad, hindi niya ramdam yung pagpapatawad ng Panginoon. Ng Diyos, tama. Tama yun. Tama yun. Yung taong madaling umibig, madaling magpatawad, yung madaling magbigay, ramdam niya na ang Diyos ay mapagpatawad, Amen. Umiibig at mapagbigay. Kaya ito na lamang ang ating focus ng ating leksyon. Ang Diyos ay puno ng pag-ibig sa atin. Ano? So, sa ating pagtatapos, kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat na makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos ay hingi natin si Pastor Abe sa panalangin. Ang pag-ibig mo.
Manalangin tayo, mga kapatid. Dinadakila ka namin, O Panginoong Diyos, dahil sa inyong ginawang kabutihan sa amin, na nung una pa man, bago magkasala po ang sangkatauhan, ay inyo na kaming pinili at hinirang gumawa ng paraan upang kami ay matubos sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Nagpapasalamat kami, O Panginoon, na kayo ang naging modelo ng pagkakaisa pag-uunawaan dyan sa langit na bayan. Amen. Ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Mm. Ito ay modelo ng inyong kabutihan at tulungan mo kaming mapamarisan ang inyong pagkakaisa dyan sa langit na bayan na mag-reflect sa amin, sa aming iglesia at sa aming pagkikitungo sa kapwa-tao ng inyong ebanghelyo. Ang hiwaga ng kaligtasan ay makarating sa lahat ng lahi ng mga tao. Salamat po, O Panginoon, na makita din ito sa aming relasyon, sa aming mga kanya-kanyang asawa, sa aming mga anak, sa aming mga katuwang o kasambahay na sa kabuuan nito, O Panginoon, nagpapakita ng aming magandang ugnayan din sa inyo. Pagpalain po ang aming mga viewers, pagpalain po ang oras ng pag-aaral upang maihatid ang pabalita ng langit sa lahat ng nauuhaw at nagugutom ng inyong salita. Salamat po sa pagpapatawad at pagtanggap ninyo sa amin. Hinihiling po namin ito at dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, kaibigan. May susunod pang mga pag-aaral sa oras ng pag-aaral dito sa Hope Channel. At hinihiling ng bawat isa na patuloy kayong susubaybay sa susunod na quarter ng ating pag-aaral. Mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.